Tay, tawagan natin kaya ang anak natin. Oh, sige na, tawagan mo na at magkakatapusan na. Malapit na ang bayaran. Tay, ha? Tagay mo tayo na. Sarap. Hello? Hello, Nan. Hello, Nay. Kamusta ka na dyan? Ah, okay naman po. Kayo po, kamusta po kayo dyan? Okay naman kami ng tatay mo at ang kapatid mo. Katapusan na ng buwan. Oo nga po, Nay. Medyo na-delay po kasi yung sweldo ko. Parang nagkakaroon po kasi kami ng problema po dito sa company namin. Bayaran na kasi namin ang bahay dito. Tsaka paunti na rin yung pagkain namin dito. Tsaka yung kapatid mo, may gustong hingin sa'yo. Te, kailangan ko ng pambili ng motor. Pang-service ko, siyempre. Alam mo na, nagpapagandang lalaki tayo sa mga kaibigan natin. Baka pwede naman akong makaingi ng down payment, pang down payment. Ikaw talaga, bunso. Ano-ano iniintindi mo? Kundi lang naman yung iniingi ko sa'yo, te. Huwag ka mag-alala. Pag nagkatrabaho ko, babayaran din naman kita. Basta, kunti lang, bigyan mo ko, te, ha? Okay? Salamat! Sige, gawan ko ng paraan yan. Anak, tatay mo, may gusto mo din sabihin sa'yo. Okay. Nak, sa'kin din, ha? Yun, tamang unting pang pang online-online, pang tagay-tagay, yun lang. Di naman, di kalakihan, pero kung may nakakaluwag-luwag ka, lakihan mo na. Ganun, kayo talaga, na. Tay. Grabe naman kayo maglambing sa'kin, tay. Ganun talaga, nak, eh. Ikaw lang inaasahan namin, eh. Ang kapatid mo kasi, puro papugi. Ang nanay niyo mo naman, puro loho. Kayo talaga. Ikaw lang talaga inaasahan namin. Kayo talaga dyan, namimiss ko na kayo. Namimiss ka na rin namin, anak. Sige po, tay, kausapin ko muna si nanay. Oh, sige, usap ka ng nanay mo. Hello, nay. Sige po, gawin ko po ng paraan. Tingnan ko po kung makahiram ako ng pera sa kasamahan ko. Kasi medyo delay po kasi yung sweldo namin ngayong buwan. Medyo dagdaga mo, anak, ha? Kasi magmamad yung nanay mo. Sige, nay. Try ko po. Pero sana, kung pwede po, medyo ayusin po natin medyo yung pagbabudget. Kasi parang hindi po maganda yung sitwasyon po nung trabaho ko dito. Kami naman dito, nagbabudget naman eh. Hindi talaga kasya yung pinapadala mo sa amin eh. Sa totoo lang. Ako nga, alam ko naman po yun ay na mahirap po yung buhay. Pero kung hanggat maaari po sana, kung pwede po, Nay, saglit lang po. Talagang dito ka chupika sa tabi ko, ha? Supervisor ko. Mayan na lang po ulit, Nay. Sige po, ingat po kayo dyan. Yes, ma'am. Sorry po, ma'am. Emergency po kasi. Emergency? Huwag mo isama dito yung problema mo sa bahay nyo, ha? Dahil nagtatrabaho ka. I'm sorry po, talagang naiintindihan ko naman po. Lagi na lang. Sorry na naman. Nung nakaraan, sorry din. Lagi kang tulala, tapos lagi kang cellphone. Bakit ka pa nakikinig ngayon dito? Pasensya lang po, family matters lang po talaga. Wala akong pakialam sa family matters mo, ha? Dahil family matters nga, di ba? Hindi mo yan dapat pinadala dito. Nay, si ate ba nagpadala na? Ay, oo, anak. Tawagin mo nga, Nay, kasi medyo kulang yung pinadala niya. Alam mo naman na pumuporma-porma ako, eh. Kasi kailangan ko ng konting pantagdag sa motor. Sige na, tawagin. Para makausap na lang naman natin. Hello? Anak! Hello po, Nay. Kamusta po kayo dyan? Natanggap niyo po ba yung napadala ko? Ay, oo, anak. Pero, lang eh. Nay, wala po. Di po ba, sabi ko sa inyo, kung maaari po sana, i-budget nyo muna po yung pinadala ko ngayon. Hindi po kasi ganun kadali na
Yung pagtatrabaho ko po ngayon dito, hindi naman po kasi linggo-linggo ako sumusweldo. Naku, anak. Ang dami namin bayarin. Tsaka, yung tatay mo. Kausapin mo yung tatay mo. Hello, anak. Hello po, tay. Kamusta po kayo dyan? Okay naman kami. Ikaw, kumusta ka na dyan? Okay naman po. Anak, baka naman pwede naman dagdagan yung pinadala mo. Kasi alam mo naman, kung patugalan natin, kailangan namin ng kapital. Alam mo kasi, mas malaki ang tubo or nagiging income namin pag kami ang nagbabangka. Kasi, at vera sa may tuong na, minsan, nananalo pa kami. Hello tay, baka naman po pwedeng bawas-bawasan niyo muna po kaya yung sugal. Siguro na mga ilang buwan pa pag nakapag-bunay po namin, yun, baka makukontrol na naman ang aming mahinga sa'yo. Ay, anak, ito nga pala yung ang kapatid mo para may gustong sabihin sa'yo. Hello ate. Oh, hello bunso. Ate, baka naman pwede mong dagdagan yung pinadala mo. Medyo kulang eh. Kulang? Lagi naman kulang yung pinapadala ko sa inyo eh. Intindi na naging sapat. Ate, alam mo naman, motor, magandang motor yung kinukuha ko. Tsaka, naiintindihan ko. Pero sana naman, naiintindihan nyo din yung sitwasyon ko dito. Sus, yun lang yung pinapadala ko sa iyo, te. Konting kahilingan lang yung pandagdag ko sa motor. Alam mo naman, kailangan ko yung mapurmang motor. Ano ba naman yan? So, hindi ko naman sinasabi, Nay. Hindi kita padadalahan. Kaya lang, wag lang sana sa panahon ngayon. Ay, naku, te, konting kahilingan lang. Di mo pa ako mapagbigyan. Sige na nga, bahala ka na nga. Nay. Abay, anak, ang laki kaya ng ginastos na pagpunta mo dyan sa abroad. Oo nga po. Lahat na binigay namin sa iyo, yung pamamasahin mo, saan kami kukuha nun? Namutan pa yung tatay mo sa ibang bahay, sa ibang kapitbahay natin dito. Naiintindihan ko naman po yun, ay. Alam ko naman po, ginagamanan ko naman po yung responsibilidad ko sa inyo. Pero sana naman po, naiintindihan nyo din po yung sitwasyon ko na hindi linggo-linggo na lang po, humihingi kayo, padala. So, kami pang mag-a-adjust ngayon. Abay anak, yung mga amiga ko doon nagsasabi sa akin na bakit mara hindi ka na napunta pagmadyong? Naiintindihin nyo naman po sana yung sitwasyon ko ngayon. Ay naku anak. Buhat po kasi nung umalis ako. Inasa nyo na lang po kasi lahat sa akin. Dagdagan mo. Basta maghanap ka ng paraang madagdagan mong pinadala mo sa amin. Tingnan ko po, Nay, kung anong magagawa ko pong paraan dito. Good morning po, Doc. Walang good sa morning, ha? Ginawa mo nang ang call center itong clinic ko. Lagi ka pang late. Bali ka pa ng bali. Ano akala mo dito, charity? Isipin mo nga yung pinagagawa mo. Sinabi mo nagpunta ka dito para sa pamilya mo. Pero ano yung ginagawa mo? Alam mo, ako sawang-sawa na ako sa kakasorry mo eh. Ngayon, pwede ba ako naman magsusorry? Sorry ha, pero sa tingin ko, hindi ka dapat dito nagtatrabaho. Umuwi ka na lang sa inyo. Total, lagi naman sila yung iniisip mo, di ba? Yun na nga talaga. Ito na yung pinakahuling desisyon na sasabihin ko sa'yo. You're fired. Umalis ka na dito. Okay? Dahil hindi ka bagay dito, hindi ka namin kailangan dito. Hindi namin kailangan ng call center agent. You're fired. Alis! Uy, nandito na pala ate ko maganda. Nay, tay, si ate oh. Te, anong laman ng maleta mo? At saka, ba't ang aga mo pala naka-uwi? Oo nga, hindi pa tapos ang kontrata mo ah. Bakit nandito ka na? Dala mo na ba natin yung pangkapitan ko sa ating pasugalan? Lahat ng tanong nyo na yan, hindi nyo naisip kung bakit nandito ako. Hindi nyo man lang ako kinamusta. Kung anong sitwasyon ko doon, puro kayo hingi. Kayo nay, puro kayo hingi. Kayo tay, puro pasugalan na lang yung sinasabi nyo sa akin. Kamuso, puro ka, bisyo. Sarili nyo lang yung iniisip nyo. Hindi nyo mo alam kung ano yung dinanas ko doon. Hirap, pagod, puyat.
Teka, te. Ano ba nangyari? Hindi nyo man lang naisip yung sitwasyon ko doon. Pagod na pagod ako, araw-araw. Puyat na puyat ako. Alas walang kaya, walang tulog. Para lang may padala akong pera dito sa inyo. Bakit kayo ganyan sa akin? Hindi ko naman binili. Yung para sa sarili ko, lahat para sa inyo. Lahat ng gusto nyo, binibigay ko. Pero wala man lang mga isang nagtanong sa inyo kung ano sitwasyon ko doon. Araw-araw, tuwing tatawag kayo sa akin, hingi kayo ng pera. Kulang ang ganito, kulang ang ganon. Ang mahal ng bilihin. Pero ni Minsan, hindi nyo tinanong sa akin, kumain ka na ba? Ano sitwasyon mo dyan? Hirap na hirap na ako, pero hindi ko kayo matiis sa lahat ng hinihingi nyo sa akin. Hanggang kailan kayo magiging kontento? Ate, pasensya ka na, te. Sana lahat ng pinagpaguran ko, sana lahat ng ibinigay ko sa inyo, maisip nyo, naingatan lahat ng yun.